Anyway, sana walang lumabas na coyote o ahas. Magandang araw mga kakarampo at welcome sa panibagong vlog. Solo ride muna tayo ngayong araw na to. Pupuntahan natin yung isa sa madalas kong puntahan pag nagsasolo ride ako. At minsan pag may group ride, punta tayo sa Tommy Thompson Park. Isang chill ride lang to mga kakarampot. At baka magpapagabi tayo ng saglit doon. Dahil ang topic natin mamaya sa usapang pajakero, mga reminders kapag pumapajak sa gabi. Night cycling reminders. Okay? So na pang hinihintay nyo, let's go! Ra-ra-ra! Sayang bro. Ganda na sana ng buwelo kanina oh. Kung natatanda nyo mga kakarampot, may mga videos na rin ako na nagpunta tayo sa Tommy Thompson Park. Yung isang sunrise mission natin at minsan kasama ko ang Pajak Boys, pero never ko pang napunta nyo na kasama ang Tim Hortons. Maybe one of these days. One eternity later. Maraming naka-parking na mga sasakyan at mga trailers ngayon dahil may sinashooting sila. Hindi ko lang alam kung ano sinashooting nila sa loob, pero balita ko pinagbibidahan ni Jason Momoa yung bida ng Aquaman. Mukhang bawal muna pumasok. Parang may sinushoot na eksena. Oh, parang checkpoint sa Pilipinas tuloy. Dami namin na-stuck dito. Malapit mag-sunset oh. Hindi ko na maaabutan yung sunset dun sa may lighthouse. Ano ba yan?
Baka balik na lang ako. Pero stay muna tayo, baka ma-discover tayong artista. Lol. Yun, tapos na yung eksena. Salamat naman, muntik nga akong. Muntik na ako mag-detour eh. Kasi merong daan na iba. Mas malayo nga lang. Yung iba nagpunta doon eh. Sakto naman na ano. Natapos yung eksena. Bago natin ipagpatuloy ang video ito, gusto kong ipaalam na bukas pa rin ang ating 500 plus subscriber milestone raffle, kung saan mamimigay tayo ng 5,000 piso sa 5 mapalad na subscribers. So paano sumali? Simple lang. Una, dapat subscriber kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo. Pangalawa, mag-comment dun sa video na may pamagat na manalo ng pera dito dahil 500 plus subscribers na tayo, o yung aming group ride ng Team Hortons papuntang Port Credit. Ito ang video yon at ilalagay kong link sa video description at pati na rin sa ipipin ko na comment sa ibaba para madali nyong hanapin. Hanapin nyo lamang sa channel ko at dun i-comment nyo ang inyong Facebook account name. Okay? Para kung manalo kayo, madali ko kayong hanapin at kontakin kung paano ipapadala ang perang na panalunan nyo. At pangatlo, i-share nyo ang link ng video yon sa inyong Facebook account at dapat public para ma-confirm ko. So kung na-confirm ko yung tatlong steps na yon, nakita kong subscriber kayo, nag-comment sa video yung sinabi ko at sinare nyo publicly ang link ng video yon, may entry na kayo. And at the end of April, bubunot tayo ng 5 mapalad na subscribers na mananalo ng 1,000 piso bawat isa. Okay? So, ano pang hihintay nyo? Sali na! Makadi na tayo tumuloy hanggang sa dulo. Kung makakita tayo ng magandang spot, dito na lang. So, tingnan nyo naman, okay naman yung eksena dyan, di ba? Sige, kung saan tayo abutin. Alam nyo guys, delikado rin kasi sa gabi dito sa Tommy Thompson. Naglipa ng mga coyotes sa gabi. Tsaka din nila talaga pinapayag yung mga tao na magpagabi dito dahil it's a wildlife preserve. Ganda rin ang eksena dito. Dito na lang kaya tayo. Yeah, dito na lang tayo.
Oh, diba? Very nice. So yun mga karampot, dito ko na napag-deciden na kunin yung sunset. Malapit naman na yung dulo ng park, pero I'm sure maraming tao din ngayon. Okay, so social distancing muna tayo ngayon. May iba pa namang araw. Tulad ng palagi kong sinasabi, may iba pa namang araw. Pero yun nga, maganda rin yung eksena dito. Tsaka medyo unique kaysa dun palaging maraming ng punong eksena dun sa may baba ng lighthouse. Okay, so may mga swan-swan to. May mga swan-swan-swan. Okay, set up na tayo ng time lapse. I think we made the right decision na dito na tayo mag-time lapse ng sunset. Ganda. At least ako lang meron ng ganito. Although kanina may tumigil na isang babae, pinicturein din yung eksena. So malamang dalawa lang kami. Anyway, sana walang lumabas na coyote o ahas. Mamaya pag siguro mga 8, alis na tayo dito. Kasi 7:45 daw yung sunset today. So hintay na lang natin. So nire-review ko yung mga pictures na kuha ko dito sa phone. Ang ganda. Wow, parang painting. Wow! Ano ba? Pero totoo. Wow. Sabi ko, habang nagta-timelapse, gusto ko sanang gawin na yung usapang padakero natin. Pero I can't get enough of the beautiful sunset. Ganda eh. Oh. Yan, palubog na siya. Lubog na siya. Okay, habang may liwanag pa, usapang padyakera muna tayo. Nasabi ko kanina, ang topic natin, mga konting reminders habang pumapadyak sa dilim or night cycling reminders. Okay? Kasi minsan hindi natin alam kung saan tayo aabutan ng dilim, di ba? Dalawang importanteng bagay lang naman ang kailangang tandaan pag night cycling o pumapadyak sa gabi o sa dilim. Una, you should be able to see where you're going. So, dapat nakikita mo ang pinupuntahan mo. So, anong kailangan para makita mo ang dinadaanan mo? Siyempre, ilaw. And most importantly, yung front light. Okay? So, tingnan natin yung ating bike ngayon. Meron akong front light. Ito. Siguraduhin may baterya at naka-charge. Kung maaari, pwedeng nag-blink siya para mas pansinin ka sa daan. Para makita mo yung dinadaanan mo, syempre dapat may ilaw ka. Okay? Kasi merong mga lugar, inaabot na tayo sa liblim na mga bahagi kapag naglo-long ride tayo tapos ginagabi na tayo. At minsan may walang mga street lights, walang mga kabahayan, so madilim. You have to depend on yourself, on your own light. So importante, front light. Front light. So yun ang importante sa una nating important reminder na you should be able to see where you're going. Okay, pangalawang importanteng tandaan kapag nagna-night cycling. Okay, you should also be visible o dapat kita ka. Kita ka ng ibang mga road users. Kita ka ng ibang motorista, ng mga pedestrian, ng mga ibang siklista. So, anong importanteng bagay ang dapat meron ka para kita ka? Siyempre, ilaw pa rin. Ilaw, ilaw, ilaw. Okay? At kung meron ka mga reflective na attachments sa iyong katawan o sa iyong bike. Tulad ng gamit ko ngayon, meron akong reflective na meron akong reflective attachment sa jacket ko. So yan, nagre-reflect ng ilaw pag naiilawan. So mas nagiging visible ka. At sa bike na rin, hindi lang itong flat light ang meron ako. Meron din tayong rear light.
At meron ding isa pang rear light. So yan, sino pang hindi makakapansin sa akin yan. Para sigurado, meron din tayong ilaw na naka-attach sa helmet. So ayan, visible naman na ako siguro dahil meron pa akong reflective vest. Meron akong ilaw sa helmet kasi minsan dapat malayo ka palang kitang kita ka na. So yung ilaw sa helmet, mataas siya, diba? So kahit malayo ka, makikita mo na siya agad. Pero pwede namang walang ilaw sa helmet. Pero kung pwede mong lagyan, mas maganda. So yun lang ang ating maiksing usapang pajakero sa video na to. Dahil sabi ko gagabihin ako sa daan, so might as well give reminders kung anong importante kapag inabot ka ng dilim o gabi sa kalsada. So palaging tandaan, safety first, helmet at ilaw. Saan ka man nabutin, anumang oras, yun pa rin ang mga importanteng dapat na meron ka. So yun ang ating usapang pajakero sa video na to. Maraming salamat. Sana natuto kayo. And now, you know. Balik na tayo sa ating life. So ayun, tuluyan ng lumubog yung araw. Nakailaw pa yung helmet ko. Tuloy nang lumubog yung araw. Anong oras na ba? So siguro may alis na rin tayo dito dahil ayoko ng abutan ng masyadong madilim dito. Okay, di pa ako nagpupunta rito ng ganito ka-late. Pero for the sake of this sunset, I think it was worth it. Actually, gusto kong pumunta dyan sa baba para malapitan yung mga swan ba yun, o geese o loonies. Pero parang meron silang nest doon, no? So malamang bawal kasi hindi mo pwedeng istorbohin yung mga wildlife dito. Diyan na lang natin tong napaka majestic na sunset. So yun mga karampuan, alis na ako bago pa tuluyang dumilim dito sa Tommy Thompson Park. Habang may ilaw pa ng konti, alis na ako. Nakakatakot dito eh. May mga tao pa naman pero mas maganda nang umalis. Okay, so let's go! Ayun, alis na tayo. Nag-iingay na yung mga pato. Tsaka dumidilim na masyado. Let's go, ra-ra-ra. Pero walang pagsisisi na nagpunta ako dito ngayong araw na to. Probably one of the best sunsets I've took a photo of. Mahirap na, baka habulin tayo ng coyote. Mas malala pa yun sa habulin ni Brownie. Kumakain na yun ng mga Brownie.
So yun ang magandang example ng pailaw sa night cycling. So dito nila yung pupuntahan nila, tapos kita rin natin sila. Liwanag dito ah. Kasi na ba si Jason Momoa? Nang makapag-selfie kami. May checkpoint. Yeah, so one for license. Wala akong dokumento. Grabe yung mga kagamitan nila, no? Dami. City lights, sama guys. Ilaw na ba ako? Ilaw na ako. Ilaw na ako. Kita ba? Ilaw na ilaw, no? Para akong Christmas tree. Lol. Five minutes later. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Queen Street East. Balita ko lang ha, may mga light displays dito sa Queen Street East sa my beach. Pero wala pa akong nakikita. Okay, so I suppose this is one of them. Okay, tingnan natin kung may iba pa. Kung hindi, uwi na tayo. For Neville Park, there's that one made from wood. Oh. Like a sculptor holding the heart. Yeah. I'll try to see if I can get there. That's the last one, yeah. Yeah, okay, thank you. So this is one of them. Okay, thanks.
here they are. So ito yung sculpture, light sculpture ng headlights, part ng luminosity. Actually, marami pang light sculptures papunta dun. Pero gabi na masyado, kailangan ko pang muli. Medyo malayo yung uwihan ko. So, hindi ko natitingnan lahat. At least ito talaga yung main na gusto ko makita. So I guess dito ka na rin tatapusin tong video na to dahil nagko-concentrate na ako sa pag-bike pa uwi. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan yung ating 500 subscriber milestone raffle draw. Nakalagay yung mechanics dun sa video. Two videos from here. Basta yung video namin ng Ford Credit Ride. Okay? Lalagay ko yung link dito. At saka ito yung picture nung, ito yung thumbnail ng video. So yun nga, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung di naman kayo nag-enjoy, sana natuto kayo. Kung di naman kayo natuto, sana nag-enjoy kayo kahit papaano. Okay? Huwag kalimutang sumali sa ating 500 subscriber milestone raffle, okay? Kasi namimigay ako doon ng 5,000 pesos pang upgrade din yun sa bike nyo, di ba? Okay, so hanggang dito na lamang talaga. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli, maraming salamat. Paalam. Uwi na tayo, gabi na. Magagalit na si Commander.